yung tanggap. Good morning. Good morning po sa inyo lahat mga boss. So andito tayo sa Mapandan. So deliver po tayo ng ilaw. May ilaw dito na pupunta sa mga feeding. Pakibaba yung mga ilaw. Ito yung mga ilaw mga boss. Check nga natin yung mga agawa nila. Ay, shoutout kay Ma'am Min Garmagliam tsaka kay Kaiser Glenn Liebert. Ay, tignan nga natin itong ginawa nila dito. Okay ah. So ito po mga boss, ano to? Gypsum board lang po to, tapos sinaspen lang po namin. Pinakita ko po to nung ano, last na punta po tayo rito. So dito naman tayo mga boss. Okay na. Ilaw na lang. So kompleto na yung ilaw na ito. Ang wala na lang po dito yung para dito sa dining, tapos dito sa may dito sa may center light, dito sa may chandelier, dito sa may high ceiling. Pero yung iba okay na. So kompleto na natin dito sa likod, tapos na rin dito. So ito yung ilaw na nila. So silver gray lang po ito, silver gray ng Davis, tapos white ng Davis. So ayun, medyo maganda pa yung ano natin, pintura. Muulan pa naman, muulan. Umpisa na ng ulan. So ito na yung mga ano mga boss, mga ilaw, strip light, pin light, panel light, circular light. So may mga level na yan, nakalagay na yung mga level na pupuntahan. Tapos yung kopyan doon na rin. So ito na yun, oh. Tapos ito na minsan may balcony. Ayan. So ganun din. Nilagay na rin yung ano, wood planks. So itong medyo maselan. So dapat ito mas maganda ito pag pininturahan. Ano, yung spray, yung talagang nagpipintura ng ganyan, yung sa something sealer nila, tapos gagamit sila ng compressor, tapos yung top coat niya, yung Hanson. Polyurethane yata yun. Yung parang salamin pag titignan mo, nagre-reflect siya parang salamin. Ano maganda dyan. Iwan ko kung minsan din lang nakuha to. So dapat yun. Pati yung mga pinto, dapat ganun din yung pagkapintura. Kaya lang, marunong ba kayong mag-ganon? Mag-spray? Marunong. Ha? Marunong sir. O, iba yung runong na marunong lang, ha? Na naghawak ng spray, marunong na. Sa pintor ng sakyan sir. Ah, okay, ganun. So yun ang ano, ang maganda dyan.
Kaya lang iba yung tanggap dyan sa ano. Medyo masilang kasi dyan eh, yung mga pintura sa kahoy, basta kahoy. Maraming proseso yan. So ito yung room 1. Ano to? May butas dito. Ba't may butas dito? Hoy! Ba't may butas dito? Hindi na i-retouch yan? I-retouch ninyo ah. So salita ko, di kayo sumasagot. Ang dami ninyo, tatlo-tatlo yung ano nyo dyan, tinga. Ay, pati dito, Rike! Pati dito! Ito pa! Ha? Ito pa! Ito naman pala yan? Oo, oh, isa lang naman yung design nila, di ba? Isa lang naman yung design nila. Ano na yan yung may iba? Pati na to. Meron pa naman yun. So, pati ito haspe. Automatic na yan pag ganyan yung design. Ganun na gagawin. Alam mo, iibahin mo siya. Di ba? Sinabi ko kasi nandun. Eh, hindi ko lang na... Sa taas. Dahan nga ako. Paan? Pakita ko nga sa taas. Ay, wala pang ilaw. Kaya lang, hindi yata makita rito sa camera. Wala, hindi nga makita. Saan na pag may ilaw na? Hindi! Kaya rin yung tennis. Ituro mo yung electrician na pag pumunta. Yung electrician. Ituruan mo. Retouch yung mabuti yung kulay yellow pag ano. Para yung ano kasi may bukol na lalabas dyan pag ano. Dito rin. Baka pag nag ano sila rito. Nag ilaw sila rito. Marami tayong i-retouch. Iba pa rin yung ilaw sa taas. So, yung talagang ilaw niya. Okay. So, tara na. Punta naman tayo sa kabila. Punta rin tayo sa Palimbo. Tapos tignan natin kung makakadaan tayo sa Romulo Project. Romulo Street, Camiling Tarlac. So, let's go. Okay, dito na tayo. Romulo Tarlac Project. Wala yata ang tao rito ah. Okay, so ayan, update dito tayo rito. Update tayo rito sa loob. So may nagpipintura na rin dito. So dito, ito yung unang natapos nila. Papunta natin, nakapaglinis na rin. Ayan o. Okay. Ay, hindi pala so close to. Naka-ano kasi ito, parang actual na naka 90 degrees. So yung luwang nito nagpaluwang. Ayun oh. Nagpaluwang siya. Kaya iba yung concealed na ginamit natin dito. Mga CR. Okay na. Punta tayo sa kabila. So, update lang tayo rito.
dito naman sa kabila. Yan, ginagawa pa lang na assemble pa lang po tayo rito. Ayan o. So dati hanggang dito lang siya. Ngayon sinagad na natin sa taas. Pati doon sa kabila ganun din. Tapos ito naman yung CR dito sa kabila. Okay. So marami pa tayong gagawin dito. Dito tsaka doon sa kabila. Okay. So punta naman tayo sa kabilang project mga boss. Sa ano na yan? Sa Palimbo. So let's go. Okay, dito na tayo. Palimbo project. So kentayin nga natin yung ilaw na ito. Nagpapatugtog. So nagtatakip na po sila ngayon. Tara. Okay, dito na tayo mga boss. Ay, nagmamasilya na sila. Masilya. So pagkatapos natin magmasilya dito, magkukornisa na po tayo. So may napili na po si sila ma'am. Ayan, shoutout kay Ma'am Telma de la Cruz Pastor. So ito pa yung living room, tapos entertainment. So pina-estimate sa akin ni ma'am ito. So nagbigay na akong estimation, kaya lang gusto niya lahat daw, estimating ko na. So pinagpipili ko siya kung ano yung gusto niyang ipagawa doon. Sabi niya, pintayin mo na lahat, sabi nila. Okay. So dito, nagmamasilya na rin sila rito. So ito yung master bedroom mga boss. Master. Tignan natin doon sa mga kwarto. Dito wala pa. Hindi pa sila nakapagtakip dito. So dito rin, hindi pa sila nakapagtakip. So maluwang-luwang kasi itong project mga boss. Kaya medyo matagal po tayo rito. So pati dito. Yan dito nakapagtakip na. So dito naman yung kitchen, tapos dining, tapos hallway. So yung hindi ko na-estimate dito, yung cabinet dito. Yan ang hindi ko na-estimate. Tapos yung mga ilaw, tapos yung demolition nito. Kasi ibayin natin yung bintana nito. Papalitan natin, ipipisto natin, tapos yung isa masasarahan. So didemolish yan, tapos papalitan yung bintana na may lalagay. Ay ano, ibababa lang, ipipisto. So yan pa rin yung bintana na pupunta dyan. Okay. Okay, so yung 3D animation po niya ito mga boss, nasa part 1 ng video natin. So makikita nyo po din mga kulay ng ceiling natin, interior na ito. So lahat-lahat na, andun. So kompleto na. Kahit ceiling ang yung unang pinagawa nila. So kinompleto po natin. Tapos makikita nyo yung mga kulay brown doon. Ano na po yun, gypsum board lang po siya, tapos haspel lang po natin ng ano, na pintura. So hindi gaya dito na PVC ceiling. Pero dito yung mga accent dito ng kulay brown. Ano lang po yun, gypsum board, tapos kinulayan po natin. So yan, pintura lang, haspel. So malalagyan po natin ng ano yan, ng ceiling rose pag ganitong gypsum board. Pero pag PVC, ganito, hindi na po natin malalagyan yan kasi hindi kakapit doon yung ceiling rose natin. So ganito yung nakadesign dito. So mapansin nyo, lahat ng may mga ceiling rose, ibig sabihin pag may ceiling rose yung mga nilagay natin na isan eh, ibig sabihin na gypsum board yun, tapos pipintura na lang.
So, gaya po dito, may silver po na nakalagay dito. Tapos, brown po yung accent niya sa taas. So, yun, haspin na lang po siya, pintura. So, ganun din sa ibang kwarto, pati dito sa master, puro haspin na lang po. Yan. Laterid dito. So, lahat na may dito. So, ganun. So, ngayon, ang gagawin natin dito, mag-ano tayo, Estimate po natin yung mga ilaw, strip light, pin light, ano pa ba? Yun lang muna yata ang ano natin. Kasi yung mga center light, medyo may pamahalan po kasi yan. Baka pag yan ang bumili tayo, hindi magustuhan ni Madam, sayang yan. So yun lang muna yung estimating natin dito. Tapos yung mga drop light na ito, mas maganda si Madam na lang yung bumili. Para sigurado. Kaya ako usapin ko siya. Usapin ko na yung siguro. Mag-picture na lang ako sa mga ano, sa mga lighting center. Tapos pagpiliin ko na lang siya kung ano yung gusto niya bibili na ilaw para sa mga center light niya tsaka black light. So, ganun na lang. Dito ang banda, puro pin light lang po ito. Pero dito, naka-cove design po yan. So dito kasi, biga na po yan, baba ng biga na po yan. So limitado lang yung space natin dyan. So maganda naman yun, lalo na pag nilagay ng mga pin light natin dyan. So maganda po ito pag natapos mga boss, lalo na pag nakompleto natin. So abang-abangan nyo po yung ano natin dito, yung project natin dito. Tapos dito, itong medyo mahirap i-repair. Itong hardiplex. So yan ang mahirap kasi. Hindi nila inilubog yung mga blind rivet. So ang mahirap pa dyan, matagal na itong nagawa. Siyempre pa habang tumatagal itong hardiplex, lumulutong. Lumulutong siya. So itong medyo mahirap i-repair. Yan yung itinago yung, ano, yung mga blind rivets niya. So pipintura natin ito, tapos magre-repair din tayo. Tapos i-grinder na lang po natin yung mga ano, yung mga dugtungan niya para may peel natin, malagyan natin ng masilya, epoxy NB. So ganun po yung gagawin natin dito. Ayan. Pati dun sa kabila, dun sa balcony dun, ganun din ang gagawin natin. Yung ano dito? Yung board dati? 160. So ayun mga boss, nanganib na tong board natin dito mga boss. 160. Dito lang natira. So hindi pa natakpan dito. Yan. Tapos yung mga CR. Tapos yung metal paring natin, ubos na. So kala ko ano, sobra na yung ano natin dito lang. Kulang pa. So kuha na lang tayo uli ng materials. Magdala rito. Sige, tara ko. Okay. So tara na mga boss. Uwi muna tayo. So konti lang yung lakad natin ngayon kasi Sabado pa ngayon, payday. Oh. Ayun, dala muna tayo sa bahay. Ayan. Advance sa happy birthday nga pala kay Mrs. Ayan. Happy birthday Han. Love you. Medyo busy lang po kasi. So, hindi na kami masyadong nakalabas ni Mrs. dahil sa sobrang busy sa trabaho. So kailangan natin tumanggap ng mga project dahil marami tayong binabayaran. So kung pamilya ko lang sana, walang problema. Okay lang sa akin na simpleng ano. Kaya lang kailangan natin kumayod dahil marami tayong binabayaran. Gaya nitong sasakyan natin. So 3 years pa to na babayaran natin. So magto 2 years pa lang siya sa August. Tapos bukod po doon, sila tatay, siyempre nakatira na po sa atin. Tayo na po yung ano sa kanila, bahala. Pati yung kapatid kong
nagda-dialysis. So linggo-linggo po siyang nagda-dialysis, 3 times a week. So yun, medyo mabigat yung mga gastusin natin, pero kaya naman. So siguro matatapos din yan, gagaling din yung kapatid ko. So yun lang, sana kahit konti lang yung pera natin, basta walang magkasakit, yun lang ang importante. May bigay natin yung pangailangan ng pamilya, so okay na po sa atin. So okay na po yung ganung buhay. So kailangan lang natin tumanggap, dahil marami tayong binabayaran, maraming natin umaasa. Siyempre doon sa mga tropa natin, siyempre may mga pamilya rin sila. Kailangan din natin na kumuha ng project para sa kanila. So yun ang dahilan natin, kaya kumuha tayo. So ang gagawin na lang natin, enjoy na lang natin yung trabaho natin, para hindi natin ma-feel yung pagod. So kaya dito, na-enjoy ko yung mga project natin, dahil yan yung passion ko eh, magpaganda ng bahay. So kasi nung bata pa ako, talagang yung bahay namin hindi naman ganun kaganda. Talagang so pinangarap ko talaga na magkaroon ng mga sariling bahay na maganda. So yun, hanggang ngayon gusto ko yung mga bahay na ginagawa ko gumanda. So yun ang isang mission ko na na gusto kong passion ko talaga na magpaganda ng bahay. Kasi isa rin kami na hindi magandang bahay noon, kaya gusto lahat ng project ko maganda at pulido ang pagkakagawa. Siyempre hindi rin natin maiwasan yung mga back job dyan, so kahit sino naman nagkakaroon ng back job. So lahat naman ng tao, wala namang perfecto. So ang importante doon, pag may mga back job tayo, balikan natin at ayusin. So ganun lang naman. Tsaka sa mga sa mga workers natin, kahit magaling na sila, hindi naman sila perfecto. So meron talagang meron silang nakalimutan, o kaya nagkakamali din po sila. So lahat din, kahit ba yung mga mga baguhan natin, ganun din. Siyempre lahat naman ng tao nagsimula sa wala eh. So nasa kanila na lang yun kung paano nila i-upgrade yung kakayahan nila, yung skills nila. So andito naman tayo, andito naman yung mga tropa para tulungan yung mga kasama natin. So yun lang. So enjoy na lang natin yung buhay. So huwag nating problemahin yung problema. So ganun lang. So tara mga boss, uwi muna tayo. A few moments later. Okay, dito na tayo. Let's go. Kain tayo, sir. Tara. Kain tayo. Ang ganda na yung kay paring Noli . Ganda na siya. Ganda na . Kumaba na rin yung sanga niya. Pag nasa kanya to, cutback niya ulit dito yan. Puro cutback ang mayayari. Tapos daming sanga. Kain tayo. Ano, kain po tayo mga boss. Kain. Lalo. Kuya, rika na dito. Dilagyo ka ng sabaw. Kuya. Kuya. Lalagyan ko lang ng sabaw . Kasi sabay tayo kakain, di ba? I help mama before I eat. Okay. O, baby, baka babagsak doon sa pagpapunapin mo. Pagpapunapin mo.